Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Al-Qailu fi kitabihil kareem, Ya ayyuhal ladhina amanu, Kutiba alaykumus siyam, Kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, Ayyaman ma'dudat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Sallallahu alayhi wa sallama, Wa ala alihi wa ashabihi, Ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, nandito tayo ngayon sa last 10 days ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Dahil inabutan natin ang buwan na ito, so mayroon lang po tayong kaunting tatalakayin sa oras na ito patungkol sa kayfiya ng salatut tahajud sa last 10 days na ito. Ngunit bago yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba ang mayroon sa last 10 days ng Ramadan? Kasi kung titignan natin yung aya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran, ang buwan ng Ramadan ay ayyaman ma'duda. Ibig sabihin, ang buwan ng Ramadan ay araw na nabibilang lang, mga kapatid. Mukha natang malakas yung hangin dito sa labas. Sandali lang po. Okay po. Ang buwan ng Ramadan, Masha Allah, lumakas po yung hangin. Malakas yung hangin. Natsambahan natin yung buwan. Nandito po kami ngayon sa labas. So, medyo malakas po yung hangin, mga kapatid. So, hindi po tayo makapag-focus. Dito kayo, sandin mo. Dito, mashallah. Dito daw, sabi nung kasama ko. Dito daw. Yun. Ito po, tama. Dito ka na. Sige, dito, sa likod ka na. Okay na yan. Okay na yan. Dito ka na. Okay po. So, pasensya po kanina, medyo naputol po yung pagsasalita natin dahil sa lakas ng hangin. Nandito po kami ngayon sa labas. Habang nagpapalamig ay magsishare po kami sa inyo ng kaunting kaalaman. Hindi po natin sinasabi na katulad ng iniisip ng mga iba sa amin na nag-iifta daw kami. Hindi po kami mufti. Alam po natin ang sinasabing mufti, di ba? So, sadyang hindi lang nila matanggap na pag tayo ay nagsasalita patungkol sa Islam ay tingin nila sa atin ay nagmamayabang tayo, tingin nila sa atin ay nagmumufti tayo, wala iyado billan, naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kunin natin yung magandang gawa ng kaibigan natin, kapatid natin sa Islam. Huwag yung pag may mali, huwag nyo lang kunin mo, ituwid natin, di ba? Huwag nating maging dahilan na kamuhian natin yung kasama natin na nagkamali lang ay kinamuhian mo na. Eh, di ba sinabi nila, kamuhian mo yung mali, huwag yung nagkamali. Opo. So ngayon, babalikan natin yung topic natin. Ang buwan ng Ramadan, ano ba ang meron sa last 10 days ng Ramadan na ito? Pagkatapos, ituturo natin ang tahajud. Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay buwan na nabibilang lang. So ngayon, tignan natin, 10 araw na lang. Di ba? So may mga tao na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan sa buwan na itong, at may mga tao naman na hindi pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. So, naway hindi tayo mapasok sa mga tao na yon. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron akong maishishare sa inyo na kwento patungkol sa pag sinasabi nating iktinamul fursa, yung sasamantalahin natin, paano ba natin sasamantalahin ang 10 araw na ito. Mayroong mag-asawa, yung lalaki na to, ang kanyang gawain ay namimingit lamang ng isda. So, dahil sa siya ay namimingit lamang ng isda, ay, anong tawag dito? Nakahuli siya ng malaking isda. Nung makahuli siya ng malaking isda, ay, siyempre umuwi na kasi nakakuha ng isda. Nung ito ay ipapaluto niya sa kanyang asawa, sabi ng kanyang asawa, itong lalaki, sabi niya, kalumako, papadayan, habibi, sino man yan, na
lutuin mo na yung ulam na yan kasi yan yung nakuha ko sa pamimingwit ko kanina. Anong nangyari? Nung hiniwan ng babae, ang isda na yan ay nakakuha siya ng perlas. Nung nakuha niya ang perlas na to, agad-agad niya naginising ang kanyang asawa. Sabi niya, Tayan, ang papadayan, Habibi, karumak ko, pinadayan, mamut ko, nakahanap, mayroon akong nakita na perlas sa tiyan ng isda. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi niya, unabi nandito. Sabi niya, anong dapat natin gawin? Sabi niya, ibinta natin. Anong ginawa nila? Naghanap sila ng bibili sa perlas na yan. Lahat ng pawn shop, katulad sa Cotabato, lango ng pawn shop sa Cotabato, ba mga inanganilan, pinuntahan nila. Ang sinasabi lang ng mga tao, hindi namin kayang bilhin yan. Kasi yung perlas na yan ay napakalaki ng halaga. Hanggang sa lahat ng nag-pawn shop na puntahan nila, hindi nila kayang bilhin. So mayroong isang lalaki, isang tao na nagturo sa tao na to, na sabi niya, pumunta kayo sa lugar na to, at mayroon dyan dato, at siya ay matagal na niyang hinahanap ang perlas na yan. At siya ang makakabili. Ano ang nangyari? Nung pumunta ang lalaki na to, at dala-dala yung perlas, at nung dumating siya sa bahay ng dato na yan, ang sabi ng dato, matagal ko nang hinahanap ang perlas na to. So sabi niya ngayon, meron akong tatlong kwarto. Isang kwarto, ang laman niya ay ginto. Ang isang kwarto, ang laman niya ay pera. Ang isang kwarto, ay ang laman niya ay puro pagkain. Sabi niya, lilimitan kita sa loob ng isang araw at maghakot ka at kung ano yung maiilabas mo at madadala mo sa bahay ninyo sa loob ng isang araw, ay yun yung maibibigay ko kapalit ng perlas na to. Anong ginawa ng lalaki? Kumuha na siya ng sako. Pumunta siya sa may gold, sinako yung mga gold. Pumunta siya sa may pera, sinako niya yung pera. Hanggang sa napagod siya. Anong ginawa niya? Pumunta siya dun sa pagkain. Wala pa siyang nailalabas. Nung pumunta siya dun sa pagkain, ay kumain siya ng mga masasarap, mashallah, lahat ng uri ng pagkain nandun na. Habang siya ay kumakain, ano ang nangyari? Nakatulog yung lalaki. Umbes na isang araw lang yung binigay sa kanya, nakatulog. Nung natulog siya, ang problema nito, yung mga inisako niya na pagkain, yung naisako niya na pera, at saka yung ginto, wala siyang nailabas. Bakit anong ginawa niya? Hindi niya sinamantala yung araw na ibinigay sa kanya nung dato para maghakot ng mga kayamanan. Anong nangyari? Nung magising siya at inabutan siya ng isang araw, pinalabas siya ng dato. Sabi niya, ikaw yung lalaking pinakatanga dito sa mundo. Sabi niya, bakit sabi niya? Sabi niya, binigyan lang kita ng isang araw para magsako ng pera, ng ginto, ng mga pagkain. Ba't wala kang inilabas? Natulog ka pa. So ganito yung mangyayari sa atin sa buwan ng Ramadan. Dinatnan tayo ng buwan ng Ramadan, wala ka namang ginawa, hindi ka naman nagbasa ng Quran, hindi ka naman nagdua, hindi ka naman mga iba ng uring ginagawa mo, kundi bagus cellphone ka lang, wifi. So magagaya yan yung mga taong pinakatanga sa buwan na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inabutan sila ng buwan ng Ramadan, ngunit hindi sila gumawa ng mga kabutihan. Anong mga ginagawa? Puro na lang TikTok. Puro na lang ML. Ano man yung mga gawain na niya, Facebook. So ngayon, samantalahin natin ang last 10 days na to kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas nilalakasan niya ang kanyang ibada sa loob ng last 10 days na to maliban sa mga ibang araw. So inshallah, sa susunod na araw, tatalakayin natin ang Laylatul Qadr. Pero ngayon, tatalakayin natin ngayon ang tahajud. So ngayon, tapos na yung kanina. Ano ba ang tahajud? Okay po. Ano ba ang sinasabing tahajud? Kailan ba at anong oras ba tayo magtatahajud? Ano ba ang ating babasahin sa salatut tahajud? At tama ba yung sinasabi nila na kung mabababa lang na mga sura ang sa ulo mo sa tahajud ay hindi ka pwede magtahajud? At tama ba na pag tayo ay magtatahajud ay kailangan na banggitin natin yung 33 na Subhana Rabbil A'la o Subhana Rabbil Adim, kailangan 33,
dahil yun ay dapat na gawin, obligado, kasi hindi tanggapin dasal natin. Okay, ngayon ipapaliwanag natin. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tahajud, walang pagkakaiba sa salato taraweh. Walang pagkakaiba mga kapatid ang tahajud sa salato taraweh. Kung paano ka magdasal ng taraweh, ganun ka rin magdarasal ng tahajud. Paano ka magdasal ng taraweh? Masna-masna. Dalawang rak'a, magsasalam ka. Dalawang rak'a, magsasalam ka. Dalawang rak'a, magsasalam ka. Kung paano mo ginawa yung darawi, ganun mo din gagawin yung tahajud. Ano bang magkakaiba? Ang pagkakaiba lamang ay ang intensyon. Siyempre, kung darawi, mag-i-intensyon po tayo na magdarasal tayo ng darawi. Kung tahajud naman, mag-i-intensyon tayo na magdarasal ka ng tahajud. Kung later naman, ganun din. Okay. So ngayon, pwede ba pagsabayin ang tarawih sa tahajud? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kagaya ng sinabi natin, magsisimula ang tarawih pag ikay nakapagdasal na ng salato, salatul Aisha. Pag after mo magdasal ng salatul Aisha, siyempre tatayo mo ang tarawih. Pero pinakamainam, magsusunod rawatib ka muna. So ngayon, tapos na ang sunan rawatib, magtatarawih ka na po. Ngayon, last days lang Ramadan. So, ang gagawin mo na lang, every dalawang rak'a, magsasalam ka. Unang-una, babasahin mo ang Fatiha. Pagkatapos ng Fatiha, anong sura man ang sa ulo mo. Pangalawang rak'a, ganun din. Kung ano yung binasa mo sa una, ganun din ang babasahin mo sa pangalawa, maliban na lang sa mga sura. May sa ulo kang sura, ano ba yung surang sa ulo mo? Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas, o Suratul Duha, Suratul Tin, Suratul... Kahit anong sura yan, basahin mo yan, walang problema. So ngayon, pag gusto mong magtahajud, gusto mong magtahajud. Ngayon gusto mong magtahajud. Nagtarawi ka na. So ano ba yung dapat natin gawin? So magtatarawi ka lang po ng walong rak'a. Walong rak'a. Dalawa, isang salam. Dalawang rak'a, magsasalam ka. Dalawang rak'a, magsasalam ka. Dalawang rak'a, magsasalam ka ngayon. So ngayon, walong beses ka lang tumayo ng salatut tarawih. Ito yung pinaka basic mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ngayon, huwag ka munang mag-waiter. Huwag ka munang mag-waiter. Doon ka na lang mag-waiter sa tahajud. Kasi yun ang pinakamainam. Pero kung mag-waiter ka sa tarawih, hindi ka na pwedeng mag-waiter sa tahajud. Kasi la waiter na filail. Isa lang ang waiter mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ulitin natin, Pag nag-waiter ka sa tarawih, ay hindi ka na po mag-waiter sa tahajud. So, ibig sabihin, isa lang. Ano, pwede ba ako mag-waiter sa tarawih at hindi na ako, pwede pa rin ba sa tahajud? Ay hindi na. Pag nag-waiter ka sa tarawih, hindi ka na pwedeng mag-waiter sa tahajud. Pero kung hindi ka nag-waiter sa tarawih, mag-waiter ka po sa tahajud. Okay, ngayon, natulog ka, nagbasa ka ng Quran. Ano ba ang oras na pinakamainam maganda magdasal ng salat o tahajud? Ang salat o tahajud, mga kapatid, ang pinakamainam ay thuluthul layl. Ngunit ang salat o tahajud, pag after mo nang magdasal ng tarawi, ay pinapahintulutan na sa'yo magdasal ng tahajud. Pinapahintulutan na po. Wala na pong mahabang discuss. Pag nakapagdasal ka na ng tarawi, after ng tarawi, isusunod mo ang tahajud, walang problema. Pinapahintulutan na yan. Ngunit ano ba ang oras na pinakamainam? Ang pinakamainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay thuluthul layl. Ibig sabihin ito yung alauna o alas dos, tatlong beses natin hahatiin yung gabi. Ibig sabihin mga alas dos hanggang qabl al-fajr, hanggang hindi dumating yung oras ng fajr. So ngayon, ilang rak'a ba ang tahajud? Napakalinaw mga kapatid, ang tahajud ay gero mahdud. Wala siyang bilang. Kung gusto mo magtahajud ng 4 na rak'a, 6 na rak'a, 8 rak'a, 10 rak'a, 20 ka rak'a, 30 ka rak'a, 40 ka rak'a, 50 ka rak'a, wala po siyang bilang na limitation na dapat yun ang aabutin mo bago tayo magtatahajud. Wala po. Ang tahajud, sabi mo gusto ko magtahajud ng 4 rak'a. Walang problema. Ngunit, ang kondisyon, every dalawang rak'a ay magsasalam ka. Yun ang kondisyon. Masna,
Mathna. Pwede bang magdasal ng tahajud ng apat na raka at iisang salam lang? Ay, hindi po pwede. May mga ulama na nagsabi na ito ay pwede, ngunit ang pinakakurek ay hindi po pwede. Bakit? Dahil ang hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, salatul layli mathna mathna. Dalawang raka, dalawang raka. So, ngayon, nakuha na natin, walang limit. Walang limit ang tahajud. Walang limit. Kung gusto mo ng anim na raka, walang problema. Gusto mo ng dalawang raka, walang problema. Kung gusto mo ng ilang raka, isang milyon na raka, walang problema. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag siya ay nagtatahajud, base sa hadis ni Aisha radhiyallahu anha, ay 13 karaka. Ngunit yung ginagawa niya, hindi katulad ng ginagawa natin ngayon, na siya pag nagtatahajud siya, ay parang obligado sa sarili niya. Na yung Suratul Baqara, Suratul Imran, Suratul Nisa, ay iisang tayo lang binabasa niya yan. Pero tayo, pwede bang magtahajud na kaunti lang ang sura na sa ulo? Walang problema. Walang problema mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, so ngayon, obligado ba na basahin yung Subhana Rabbiyal Adim, Subhana Rabbiyal A'la ng 33 times? Abang ikay nagruruko, Allahu Akbar, after Fatiha, after Sura, obligado ba? Obligado po ba na babasahin natin talaga yung 33 every ruko? Kasi mga may, lalong-lalo na sa, naranasan ko to dati, na sabi nila, pag hindi mo daw binasa ng 33, ay parang kulang daw yung ajr. May kulang daw yung gantimpala mo. So ngayon, lilinawin natin ngayon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una dito, wala pong dalil yan. Wala pong dalil, walang dalil na nagpapatunay na pag ikay nagruruko, ay babasahin mo ang Subhana Rabbiyal Azim ng 33 times. Pwede pa po tayong makapasok sa bid'a kung ito'y paniniwalaan natin na ginawa ng propeta at ito'y sunna o obligado sa ating mga sarili. Kasi bakit? Wala tayong dalil. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng gawain na hindi namin inutos, hindi namin ginawa, sabi ng propeta, walang dalil mula sa Quran at saka sa hadis, ay fahuwa mardud, ay ibabalik namin sa kanila. So ngayon, ano ba yung babasahin natin? Ang pinakamainam, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa sujud, ang wajib lang ay isang beses mo lang babasahin ng Subhana Rabbiyal A'la. Yan lang po. Pag sujud mo, Subhana Rabbiyal A'la. Pag nabasa mo yun, sinabi mong Allahu Akbar, walang problema dun. Kasi yun lang ang obligado, yun lang ang wajib. Pero pag ginawa mong tatlo, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, yun ang afdal at saka yun ang sunnah. Sabi ng ating mga ulama. Ngunit ang maituturo ko lang sa inyo para mas mainam, samantalahin natin ang araw na ito, mas mainam na ikaw ay nakasujud, ay ikaw ay magdudua. Huwag mong paramihin yung pagsasabi ng Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Yung iba, hindi ba nila nababanggit ng maayos? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Wala nang meaning. Di ba po? So, sinasabi natin, mas mainam na tatlong beses lang, o lima, walang problema. 10 beses, walang problema. 30 times, wala pong problema dyan. Pero yan po ay hindi siya obligado. Ngunit ang pinakamainam habang ikay nagsusujud sa tahajud na to, ay ikaw ay nagdudua. Masha'Allah. Bakit? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa dito sa mundo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa dito sa mundo at pag siya ay nandito na sa dunya, ay meron siyang tatlo na sinasabi mula sa kanyang mga alipin. Sino man ang taong hihingi ng tawad, patatawarin ko. Sino man ang taong merong mga kahilingan, ibibigay ko, sabi ng Allah. So ang pinakamainam sa araw na yan, ikaw ay nagkasujud at paramihin mo ang dua mo dyan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, akrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbihi wa huwa sajid aw fa huwa sajid. Pinakamalapit, malapit na malapit yang alipin na yan sa Allah pag siya ay nakatira pa. Pag ikaw ay nakasujud. Galing ka sa tayo, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Magdua ka na po dyan, kapatid.
Allahumma adrikni laylatul qadr. Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Wa illam tagfirli wa tarhamni la'akun minal khasirin. Allahumma innaka afun. Paramihin natin ang dua na yan. Allahumma innaka afun. Tuhibul afwa fa'afu anni. So yan ang paramihin natin habang tayo ay nakasujud. So ngayon, malinaw. Malinaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi na natin kailangan abutin yung 33 times na yan habang nagsusujud o habang nagruruko. Wala po. Pwedeng tatlong beses, normal. Subhana rabbil adhim, subhana rabbil adhim, subhana rabbil sami Allahu liman hamida. Walang problema dun. Baka mamaya pinarami mo nga. Hindi mo naman ma-pronounce. Subhana rabbil adhim, 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 subhana rabbil adhim. Wala. Wala na. Yan yung mga taong ninanakaw nila ang kanilang pagdarasal. Okay. Susunod dun, abot naman sa kunot. Tanggap ba ang dasal natin pag hindi tayo nakapagkunot? Unang-una dito, ang katanungan, ano ba ang hukum? Ngayon ikukuman na kunot. Ngayon ikukuman na kunot. Ngayon, ang kunot ba na yan wajib? Ang kunot ba na yan rukun? Ang kunot ba na yan syurut? Ang kunot ba na yan pinahihintulutan? Ang kunot na ba yan sunna? At ano ba ang tinatawag na kunot? Eh, mga kapatid natin, ang pagkakaalam nila sa kunot, ay ito yung 15 days ng Ramadan at magkakanduli. Ay, hindi po kunot yan. Ang sinasabi nating kunot ay ito yung magdudua ka sa waiter. Dito na po yung waiter papasok. So, okay po ngayon, pag tayo ay nag-waiter na, ano po ba? Kailangan po ba talagang basahin yung tatlong sura? After ng Fatiha, kailangan po ba talagang basahin yung Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu birabbil falak? Obligado ba yan? Hindi po obligado. Sapat na po ang suratul ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Magruko ka na po. Okay po. Pero kung isasali mo yung suratul ikhlas, suratul falak, at saka suratul nas, wala pong problema dun. Kasi ang propeta ginawa niya eh. Suratul Bakara, Ali Imran, at saka yung suratul Nisa, walang problema dun. Ibig sabihin pwede rin yun. Ngunit, ang pinakamainam, ay yung isa lang. Okay ngayon, nagruko. After mong magruko, ay siyempre, sami Allahu liman hamida. So dyan na po tayo magkukunot mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang tanong, mayroon ba tayong espesyal na dua na pinahihintulutan lang maliban sa mga dua na ipinagduduan ng ating mga ulama ngayon? Yung Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'atait, wa kini sharra ma qadait, fa innaka taqdi bil haqq wa la yukda alayk, wa la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala. Ibig sabihin, yung mga dua ba na yan? Pag hindi ba natin nabasa, itanggap ba yung kunot natin? Ang kunot, mga kapatid, ay yan yung itataas mo yung kamay mo at ikaw yung magdudua. Yan po yung sinasabing kunot. So kahit anong kunot po, anong dua na pinahihintulutan ng kitab at saka sa sunna, ay pwede tayong magdua na tayo ay nakapagkunot. Yan yung kinatawag na kunot. Okay. So after natin sa kunot na yan, kung hindi ka naman magkukunot dahil hindi ka marunong magdua ng Arabic o ano man yan, gusto mo doon ka nalang magdua sa pagsujud sa after ng tahiyat, ay walang problema po. Tanggap na tanggap yung dasal mo. Mga kapatid, hindi po tayo dito nag-iifta. Sinasabi namin dito kasi may mga kapatid tayo na mga kapwa natin may alam. Kasi pag nagturo tayo, pag meron tayong konting kaalaman at inishare po natin yan, sinabi natin na ito ay obligado, ito ay sunnah, ang pagkakaalam nila ay nag-ifta po tayo. Allahu musta'an. Yan po yung mga tao na yan na wala na po silang naitutulong ay kinukuha pa nila yung mali natin. Okay po? Ito po ay pagpapaliwanag at pagtuturo dahil sinabi ng ating mga ulama, man kana indahu ilmun bishay'in. Sino man ang tao meron siyang ilm na kaunti, fayanbagi lahu ta'limuhu idha wajad al-fursa. Ay, nararapat sa kanya na ipaabot, sabihin niya ang kaalaman niya na ito pag nakahanap siya ng pagkakataon. Wa illam yus'al, kahit na hindi siya tinanong. Kahit na hindi ka tinanong, kung alam mo ito, ay i-share mo sa mga tao. I-share natin. Hindi natin sinasabi na kahit hindi tayo tinanong, pag sinabi kong ang tahajud ay ganito,
Tapos sasabihin nila, ay, nag-ifta na naman. Allahumusta'an. Wala ayadu billah. Yan yung mga kapatid natin sa Islam na hindi natin alam kung saan man sila naroroon, na way gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po. So, tinanong ka man, hindi ka tinanong, kung meron kang alam, lalong-lalo na kung nabasa mo, na dapat i-share natin. So, lalong-lalo na ngayon, sa mga nagtatanong patungkol sa tahajud na to, uulitin ko po, ay wala po siyang limitation na mga rak'a. Ang importante, every dalawang rak'a ay magsasalam po tayo. So ngayon, baka may mga tawag dito, iupin natin dito yung mga comment ng mga kasama natin, baka meron silang mga comment na masasagot natin. Sandali lang po. Yung mga comment dito, pwede rin ba magduwa sa salitang Maguindanao? Actually mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagduduan ng Maguindanao ay hindi po yan pinahihintulutan. Opo, kung ito ay babanggitin mo sa iyong bunganga. Pero sabi naman ng iba sa ating mga ulama, kung ito ay babanggitin mo lang sa iyong puso, yung halimbawa, magdudua ka ngayon, tapos ipagdudua mo sa iyong puso, ay wala pong problema. Kasi hindi naman lahat marunong mag-arabic eh, di ba? Hindi naman lahat, lalo-lalo na yung mga hindi nakapag-aral, lalo-lalo yung mga kapatid natin na mga balik Islam, hindi sila marunong mag-arabic. So, bago sila magdudua. So, sabi nila, ngunit kung kaya mong mag-arabic, mag-arabic ka. Opo. Pero kung itanong natin yung Arabic natin, kung ano ba yung meaning, baka magaya tayo Sheikh Jumar sa mayroong isang lalaki na ang kanyang dua ay Arabic. Tapos, ang hindi niya alam yung meaning niya. Ang meaning pa lang niya, sabi niya, Ya Allah, sana mabulag na ako. Siyempre siya, pag siya ay nagsusujud, pag siya ay nagruruko, anong mga kwan niya, yung mga dua niya, hindi pa lang yung dua pala niya, ay abot sa, sabi niya, Ya Allah, sana mabulag ako. Ay, nag-Arabic, hindi pala marunong mag-Arabic. Ano nangyari? Hindi na makakita. Kasi nga, nag-Arabic, hindi pala niya alam yung meaning ng Arabic niya. So, mas mainam, Maguindanao mo na lang. Sa puso mo lang naman, sa puso lang po. Sa puso lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay po, babanggit yung patungkol lang po sa tahajud, ha? Huwag po kayong magtanong ng iba. Alapin natin dito, Ustad, pwede ba magbasa ng Quran sa pagtahajud kasi konti? About po sa akwan, yung pagbabasa ng Quran na tinitignan natin yung Quran, walang problema dyan mga kapatid. Maliban sa, ngunit pag ito ay obligado, duhur, asar, maghrib, aisha, fajar, ay itlakan, ay hindi po pinahihintulutan ng ating mga ulama. Maliban na lamang sa suratul Fatiha, sabi ng iba sa ating mga ulama, ngunit itlakan, na ang pagbabasa ng Quran na tinitignan mo sa mga obligado ay hindi nila pinahihintulutan. Ngunit pag ito'y tarawih, tahajud, titignan mo yung Quran, ay walang problema mga kapatid. Wala pong problema. Buksan mo yung Quran. Buksan mo yung mushaf. May cellphone ka, tignan mo yung cellphone. Basahin mo doon, walang problema doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pinahihintulutan po yan. So yun po yung kondon. Kumbaga walang problema doon. Pero kung mas pinakamainam, kung sa ulo natin, ay yung sa ulo po natin kasi doon natin malaman yung khusyo na sinasabi sa pagdarasal. Yung basahin muna natin doon Ustaz Umar. Jumar, bago tayo umuwi. Tapusin muna natin. Si Baynor, si Saada. Kasi sabi ng mga tao daw, ba't daw suplado daw tayo? Hindi daw tayo nakangiti. Hindi naman tayo nagmumuhadara dito para mag-umiti. Nagmumuhadara tayo dito para po mag, kung tawag dito, opo, para po magpaabot. Hindi po kami magmumuhadara dito para magpataya o para po umiti. Okay po, marunong tayong tumawa pero hindi po sa ganitong mga pamamaraan. Alhamdulillah, Ustad, pwede rin po ba hindi mahaba? Walang problema po, hindi po wala pong problema yung hindi mahaba. Anong oras ba ang tahajud? Sinabi natin kanina, ang tahajud po ay kung kailan ka. Halimbawa, kung magtatarawi ka, after mo magtarawi, pwede ka nang magtahajud. Walang problema dun. Ngunit, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tahajud po, para malaman natin, hindi lang po last 10 days ng Ramadan. Baka po pagkakaalam natin, ang tahajud lang pala last 10 days ng Ramadan. Hindi. Ang tahajud ay Ramadan man o hindi Ramadan, ay pinahihintulutan. Ngunit ngayon, samantalahin natin ngayon, kasi bakit po, ngayon yung last 10 days ng Ramadan, pinakamainam, dito ibinaba ang Quran, dito mababa si Jibril kasama ang mga malaika at dito rin yung Laylatul Qadr. Kaya po tayo magsusumikap sa araw na ito. So inshallah, tatalakayin natin yan sa susunod na araw. Ano po ba? Wala na siguro. Okay na po yun. So ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
si Sara, si Sara Dancil, Ramadan Mubarak Karim, and Inti Ahoy. Ano yung Inti Ahoy na yan? Ah, aki, aki, aki. Inti Ahoy, ah? Ah, Ahoy, aki. Masya Allah. So yun po, nandito tayo ngayon sa labas ng Jamia po para po may pakita natin. Dito po kami nag-live ngayon. Dito po, yan po yung kwan, Kulliyatul Hadis, Kulliyatul Quran. At yan po naman yung Kulliyatul Sharia. Nandito po kami ngayon kasi nagre-request yung mga kasama natin na maglabas po tayo ngayon habang tayo ay nagla-live. So ito po, lumabas po kami para po, ito po yung Masjid Bin Baz sa likod namin po. Kung nakikita po ninyo sa likod namin, yan po yung masjid ng Masjid Bin Baz dito sa Madina ng Jamia. Ilang raka po ba yung tahajud? Sinabi na po natin kanina, Kwan, Miss, sino ba itong si Miss? Ay, Okti pala. Haji Hak Harun, wala pong limit. Tulad din siya ng tarawi. Wala pong limit ang tahajud. Wala pong limit ang tahajud. Ang tarawi, sinabi natin, mayroon tayong dalil na ito'y 11. Okay po? Ang pagkakaiba niya sa tahajud ay sabi ng ating mga ulama ay wala po siyang limitation. So, ibig sabihin, gusto mo ng 4 na raka, 6 na raka. So, pwede rin po. Pwede rin po yung 5 raka, iisang salam lang. 5 raka o 3 raka, iisang salam. 5 raka, iisang salam. 7 raka, iisang salam lang. Walang problema dun. Pinahihintulutan po yan. Ngunit ang pinakamainam ay imbre 2 raka ay magsasalam po tayo. Imbre 2 raka ay magsasalam po tayo. Okay po. Para pasok na tayo sa Sheikh Umar, Ajumar. Hindi po natin sinasagot to po para po tayo ay nagmumufti, ha. Pero siyempre po kasama to sa katanungan mga kapatid natin. Sasagutin natin. Baka may mga nanonood diyan na may mga medyo may mga hikad, may sakit sila sa kanilang mga puso na pag tayo ay sumagot ng katanungan ay baka po ay mamamatay po sila. Ay hindi po kami sumasagot dito para sabihin namin, Mufti, sasagutin po namin yung katanungan kung alam namin. Huwag po kayo mag-alala, hindi po namin papasukan yung hindi namin alam. Alam natin na haram yan, bawal yan. Hindi po natin pwedeng ituro yung hindi natin napag-aralan. Salamat Ustad, pwede po bang isali sa dua ang mga magulang natin na patay na kapag nakasujud na tayo? Masya Allah, yun yung pinakamainam, hainad, hainad nan. Okay po, ipagdua mo yung magulang mo. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhu magamarabbayani saghira. Yan yung mga dua na pinakamainam na dua. Ipagdua mo ang nanay mo at yung tatay mo, lalo na kung patay na sila, o yung magulang mo ngayon, Kristiyano, ipagdua mo yung nanay mo na magbalik Islam, gabayan siya ng Allah. Pero pag namatay yung nanay mo ng Kristiyano, yung tatay mo ng Kristiyano, ay hindi mo na siya pwedeng ipagdua. Haram na po. Kagina. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Dahil ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya katotohanan, hindi mo magagabayan kung sino yung gusto mo, ya Muhammad. Ngunit ang gusto ng Allah ay siya ang gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po. Salam Ustad, uming ka subabay apag di patsambayag sa tahajud, mabaloy amate sa Quran. Ay, oo naman, walang problema dun. Yung mga babae naman na dinatnan ng rigla, okay po. Problema natin yan kasi sabi nila, ay Ustads, lasting days ng Ramadan, saka dumating yung bisita ko. So, huwag po kayong mag-alala. Base sa hadis ni Bukhari, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sino man ang babae na dinatnan ng regla sa araw na ito, o may sakit, o magbiyahe, ngunit ang intensyon niya ay gusto niya mapabilang sa mga tao na to, ay wala siyang pagkakaiba sa gantimpala ng mga taong gumawa ng ibada sa araw na ito. Masya Allah. Ibig sabihin, huwag kang mawala ng pag-asa, Okti. Huwag kang, dinatnan ka naman ng regla, manganak ka ngayong lasting list ng Ramadan, ang malas naman, di ba? Kung kailan lasting list ng Ramadan, saka ka naman nanganak. O di, walang problema yun. Kasi bakit? Irham. Yun sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilham yun sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ibig sabihin, yung intention, yung gawain ng babae na malakas, yung babae na hindi nagre-regla, na may nagtatahajud, nagbabasa ng Quran, at yung babae na may regla,
hindi makabaso, hindi makapagtahajud, hindi makapagdasal, hindi makapagpasting, huwag ka pong malungkot. Dahil kung ano yung gantimpala niya, ganun din ang gantimpala mo. Pag dumating yung Laylatul Qadr, o pag dumating yung araw na pagbaba ni Jibril alayhi salam kasama ang kanyang ibang mga malaika, kung ano yung gantimpala nila, ganun din ang gantimpala mo. Huwag ka pong mawala ng pag-asa. Pero hindi yung katulad ng mga ibang babae. Eh, sabi ni Ustadz, kung dinatnan ng rigla, mag-iintensyon na lang ako. Pero kung wala namang rigla, hindi naman nagtatahajid. Hindi naman nagbabasa ng Quran. Ay, hindi po yan. Niloloko mo po ang sarili mo. Niloloko mo ang sarili mo. Ha? Daka pong mo manarigla ng gana. Di ka pong guniyat. Guna ka mo manarigla, pong guniyat ka. Ah, na mapyaka. Mapyaka mo na pumubusan sa iyo. Ilang raka ang tarawi? Pyrox Talib, ang tarawi po, ay ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam 11 karak'a. 11 karak'a. Ngunit ang ating mga ulama, lalo-lalo na yung Madahibul Arba, si Abu Hanifa, si Maliki, Shafi'i, at saka kay Hanabila, ay nag-iba-iba sila. Meron sa kanila nagsabing 20 karak'a, pero ang pinakamainam na, hindi ka na bababa sa 11 karak'a. Walang problema dyan. Si Abu Jamil, sa tahajud, ano po bang binabasa sa pagruku at pagtira pa dahil medyo matagal? Ay, mga kapatid, sinabi natin kung ano yung binabasa mo sa duhur, fajr, maghrib, isya, tarawih, yun din po ang binabasa natin sa tahajud. Yun din po ang babasa natin sa tahajud. Pag ikaw ay nagruku, bakit daw matagal? Matagal kasi nga po, sabi nila daw, babasahin ng 33 times yung Subhana Rabbil Azim. Yun din po. Ang babasahin mo lang dyan, Subhana Rabbil Azim. Yan lang po. Wala ka na pong ibang babasahin. Okay po, kapatid na Abu Jamil. Bangan yan. Ito po. The Master of Gratitude. Sino ba yung The Master of Gratitude na yan? Huwag po kayo mag-English. Hindi po tayo nakakindinin lang English. Ustad, hindi ba mahaba ang mga sura sa tahajud? Kung kaya mo yung mahahabang sura, mas mainam. Ngunit kung hindi mo kaya, fakramate sir, maaka minal Quran. Kung ano yung kaya mo sa Quran, ano yung sa ulo mo sa Quran, yun lang ang basahin mo. Yun lang ang basahin mo. Huwag mong bayaraban yung sarili mo. Maliwanag ang sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Mamantik si Darisa. Ni Risa pala. Pag-witer po ba, pwede po ba ang dua ay Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Masha Allah. Kapatid na Nirisa, wala pong problema. Dua rin 'yan eh. Dua rin 'yan. Yung Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innaka antal khairu rizqin. Masha Allah, walang problema diyan. Pero mayroon akong ma-share patungkol sa ganyan. Mayroong isang lalaki, Jumar. Dalawa yung asawa niya. Ang pangalan ng asawa niya, si Hasana at saka si Rukaya. So, tuwing Ramadan, ay nagagalit si Rukaya kasi daw ang pinagduduan daw ng asawa niya ay si Hasana. every daw sa winter daw, binabanggit lang daw niya yung pangalan ni Hasana. Rabbana atina fid dunya Hasana wa fil akhirati Hasana wa qina adhaban nar. Sabi niya, nagsisilos na ako. Sabi niya, si Hasan na lang yung binabanggit niya. Ba't di niya ako binabanggit? Nagsilos si Rukaya. Sabi niya, kalumako. Sa susunod, sabi niya, mamayang gabi, magdua kay sali mo na yung pangalan ko. Sabi niya, paano? Sabi niya, lagi na lang si Hasan na yung binabanggit mo. Tapos, paano ba? Sabi niya, sabihin mo, Rabba natin na fid dunya Hasana o fil akhirati Rukaya. dahil sa kamangalikod sa pagsisilos na mga kapatid. So, yan po. Dahil lang, kwan lang po yun. Kumbaga, patalastas lang po natin yun. Commercial lang po yun. Si Nerissa. Salam, Ustad, pwede bang magtahajud ng 1 a.m.? Walang problema, dato dyan, Ismail. Tahajud ka, 1 a.m., da problema. Ngayon, pagtalon, na upama ka, normal day, after mo magdasal ng salatul isya, ay pwede ka nang magtahajud. Mga kapatid, sinasabi natin kanina, ang tahajud ay pinahihintulutan na yan after ng salatul asya. Ngunit siyempre, uunahin natin yung tarawi. Kasi sunna naman yan, sunna mo akyada. So gawin muna natin. After mo magtarawi, magtahajud ka na po. Walang problema dun. Walang problema.
Okay po. Sino po yung ito? Mashallah, mapagabi. So, isukran mo, studs. Antayin niya. Assalamualaikum. 12 AM ka po yun. Sinasabi natin dito. Sino ba ito? Si Kwan. Sino ba't pangalan nito? Si Nur Laila Bint Musa. Nya namin ito padalong okti na basa ang doon ni kapasar ng gajambayan sa Salatul Aisha at ako tarawi na mapakir na padahajud ka. Mapakir na padahajud. Yan yung mananap. Alas 9, kung kailan ka matatapos ng Salatul Aisha o tarawi, pwede ka nang magtahajud. Alas 9 man yan, alas 10, alas 11, alas 12. Ngunit ang sinasabi natin yung pinakamainam. Ang pinakamainam ay alas 2. Bakit? Ustad, anong dalil natin? Ang dalil natin, dahil ang Allah Subhanahu wa ta'ala bumababa dito sa mundo. Dito sa mundo. Pero huwag nyo nang itanong paano siya bumababa. Kasi yan, pwede tayo makalabas sa Islam. Pag sinabi sa hadis na bumababa, huwag mo nang itanong kung paano siya bumababa. Paano siya tumataas? Huwag mong itanong yung hindi kayang isipin ng utak mo. Na sinasabi natin minsan na hindi ba ang mga balahibo ng yung pakpak lang ng malaika ay iitim na yung mundo? Didilim na ang mundo. Paano pa kaya kung bababa yung Allah? Kung ano yung sinabi sa hadis, yun ang paniniwalaan natin. Huwag ka nang magsalita na ganito-ganyan kasi pwede ka makalabas sa Islam. Yung kaifiyan niya, majhul. Hindi natin alam. Hindi natin alam yan. Wasu'alu anhu bid'ah. Makakapasok pa tayo sa bid'ah. Ngunit, al-imanu bihi wajib. Atikadan, obligado na paniwalaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala bumababa dahil na nabanggit sa hadis. Huwag mo nang itanong kung bakit, paano siya bumababa. Makalabas ka pa sa Islam. Ustad, pwede ba magdua nang may binabasa ka ng dua? Walang problema, Abu Rajda. Bate karni duanan. Nasa Quran. Di ba yung Quran may dua dyan? Basahin mo yung dua, walang problema. Walang problema mga kapatid. Walang problema mga kapatid sa pananampalatang Islam. Kung meron kang dua na hindi mo sa ulo, na isinulat mo sa papel, at bubuksan mo yan habang nagdudua ka, pinahihintulutan nga magbasa ng Quran, paano pa kaya kung ikaw ay magdudua? Walang problema dyan mga kapatid. Si Sarah Daniel, Stads, ingin to, Sulayla Tulkader, kailay pun sa, gay, pakatulong ka ng mga tao, padahajud na amay ka, kailay kun na natalima kun su ka, padahajud na. Inshallah, yung katanungan mo na yan, tatapikin natin bukas, inshallah. Papasok yan sa topic natin sa Laylatul Qadr, inshallah. Okay na siguro yun? Wala na? Nasabutan gate. Ustad, 11 karaka ba na yun ay kadali ang Laylatul? Yun ay kadali na ang Salatul Witr? Opo, sa 11 karaka na yun ay nandun na po ang Salatul Witr. Doon na po, Nur Layla. Ustad, may nagtatanong dito, pwede po ba magsala nang nakikita ng konti ang paa babae bawat sujud niya? Ay, hindi po. Sinabi natin, ang babae, dapat pag siya ay nagsasala, yung babae, tinatakpan niya yung kanyang paa. Okay po, arnato sa arampangan sabihin. Di ka na niya kapunta po ngunyari arampangan sabihin na. At ako rin sakit ay ng ganun. Okay na, wajib. Wajib. Obligado po natakpan ng babae ang kanyang paa habang nagdarasal. Sino man ang babae na hindi niya takpan yung paa niya, pag siya nagdarasal habang nagsusujud, ay tumataas yung pajama niya o abayan niya, nakikita yung paa niya, ay hindi po matatanggap ang kanyang dasal. Yun po ang sinabi ng ating mga ulama. Hindi ko po yung sinabi ha. Baka sasabihin, ay miniptar manong si ustad sa niya. Ha? Kaya di ka natapagipta. Sa Quran, sa pasabutan niya, mapiyak at tinatawan ustad tungkol sa kapagtahajuda niya. Alhamdulillah. Salam ustad, ilang beses babasahin ng Subhana Rabbil Adim o Rabbig Feril sa tahajud. Sukran. Binanggit natin kanina, Bayjan na, Musa, Santiago, Kapinda, haba ng kwana, pangalan niya. Ang pinakamainam lang ay tatlong beses. Isang beses wajib. Pangalawang beses sunna. Pangatlong beses sunna wa akmal. Yun ang pinakamainam. Ngunit kung paabutin mo ng lima, sampung beses, walang problema. Ngunit hindi obligado. Ang obligado lang isang beses lang. Binasa mo ng isang beses, sabi Allahu liman hamida, walang problema dun. Walang problema dun. Assalamualaikum Ustaz, pwede po ba tayo magtahajud ng mga 3 a.m. tanggap ang dasal natin? Walang problema, hanggang hindi umabot ang salatul Fajr Jumar, pwede tayo magtahajud. Doon ni kinabang ang Fajr, darang tahajud eh. Sino to? Mapakay ay continuous into ba asura sa aya? Apps, ano yun? Ang sinatawin niyo dito?
studs ubabay apadamat sa kanin sa Noma na hide nin na nakaptalan sa kanin kanu page ataw kasura pagtamanan ni nangin to mapaka ikuntinyo. Uy, mamu, ikuntinyo nang ka. Ikuntinyo nang kakwala. Ikuntinyo nang ka. Umu Hanipa. Salam Ustad, ang galing mo magdawa. Ay, mashallah. Hindi po tayo mga tafik lang po ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Huwag niyo pong sabihin magaling tayo kasi may mga nakikinig dyan na may mga sakit sa puso na hindi natin alam. Hanggang ngayon po ay tinitira po tayo ng patalikod. Hindi tayo hinaharap ng mga tao na yan. Dahil kung may mali po ako, siyempre, tatanggapin natin yan. Di ba? Hindi naman tayo maasum eh. Hindi tayo katulad ng mga propeta na hindi nagkakamali. O kahit sila ay nagkamali, ay yun ay maasum sila. Tayo, hindi tayo maasum eh. Normal sa tao magkamali. Pero hindi normal nagkamali yung tao ay lilibakin mo. Magagalit ka sa kanya. Hindi ba sinabi natin na kamuhian mo yung mali niya? Huwag yung nagkamali. Yan lang mga kapatid. Yan lang mga kapatid. Na sinasabi natin, may mga kapatid tayo din lang kapwa natin. Marami po nagsasabi sa akin yan pero Allah hustahan. Pag hindi po kayo tumigil sa gawain nyo na yan, tinitignan nila yung mali natin. Halimbawa, magkamali lang tayo ng konti, ay akala mo naman, buong buhay natin, wala na tayong nagawang tama. Opo, sa mga nakakarinig dyan, hindi po kami natatakot sa inyo. Hindi po kami nagsasalita dito ng kasinungalingan. Mga kapatid, kung may mali po kami, inbox nyo ako. Inbox nyo ako, inshallah. Paniniwalaan ko po kayo, lalong-lalo na kung mas malaki yung napag-aralan mo sa akin. Mas malaki yung label mo. Opo, dahil ang pagtuturo sa Islam, ay hindi yan sinasabi na bago po tayo magturo, Jumar, ay kailangan ni makapunta muna tayo dito sa Madina. Bago ka magturo, bago ka mag-live, kailangan makapag-aral ka muna sa Baguio. Bago ka mag-live, kailangan makapag-aral ka muna sa... Wala! Balik ko aniwalaw aya, kahit isang aya lang, magturo ka sa kapatid mo. Mga kapatid, yan yung sinasabi natin, may mga sakit sa puso. Hanggang ngayon, sabi nila ay si Mufti. Allah mustahan. Wala tanaba zubil alqab. Huwag mong tawagin yung kasama mo sa pangalan na ayaw niyang itawag sa kanya. Allah mustahan. Huwag natin kalimutan may kabilang buhay. Okay po, pagpatuloy natin. The master of gratitude. Ano yung mga the master of gratitude niya? Abu Huzaifa. Upama ka suadang kalumanin, amama ka nagkudinin, ikalumanin sa malamag, no, panun iukit, akasambilong ngayon, tugatalima, tuba amama, adidin, matalima, ilang na pasanin. Allah mustaan. Pinakamalaking kasalanan, mga kapatid, tiningalan na niya, si Abu Huzaifa, malaking kasalanan yung gagalawin mo ang asawa mo sa buwan ng Ramadan. Allah mustaan. Adan talutiman, pamilyanan ka, meron kang tatlong pagpipilian. Unang-una, ituraka ba? Magpapalaya ka ng alipin. Pangalawa, kung hindi mo kaya, ay itaamo miskin. Magpapakain ka ng miskinan. 16 ba yun? 16 na miskinan sa loob ng buwan na yan. At saka kwan, siya mo siya harini mo tatabiain. At magpapasting ka ng dalawang buwan na mo tatabiain. Kailangan mo tatabiain, kailangan sunod-sunod yun. Hindi ka pwedeng, ay, ngayon hindi mo na magpapasting. Kailangan mo tatabiain. So, ikaw at yung asawa mo, gagawa nun. So, malaking kasalanan yan. Malaking kasalanan. Katalina mo sa puwasan ng ka. Tanggap yung fasting mo. Ngunit malaking kasalanan. Daubati ka kwa na. So, da Abu Huzaifa, upang magkaroon kang gulalon, pigkudin kasi ka lumang ka, tinkil ka man. Ha? Putos kay ulo niya nan. Talian mo yung ulo niya. Para hindi natin, para hindi gagalaw-galaw. At saka, para mas mainam, as kanuman naman mga babay, ha? Sakado mga babay, Ramadan ang bulala, pamit na ka mo. Umaga, namimit na sila. May mga babae ganyan. Alam nilang nag-fasting yung asawa nila. Ang ginagawa, nag-spaghetti lang. Ano yan, gabi na lang. Huwag po kayo mag-spaghetti sa umaga. Opo, kasi kayo yung kahinaalang kalalakayan. Si Kona, pwede po magtasbik ng tarawi at tahajud. Pwede po bang magtasbik? Si Hasna Sunday. Ang sinasabi niya dito, Jumar, pwede bang magtasbuk? Walang problema dun. Halimbawa ngayon, ito, magtatarawi ka, yung imam magtatahajud, magtatasbuk ka sa kanya ng tarawi, yung imam tahajud, walang problema yun. Walang problema.
Ustad, pwede po bang magduan ng kahit duan na Allahumma innaka afun tuhib la afu afu'ani sa bago mag-iftar? Walang problema. Dala problema ang kibin Umar. Duan ka. Duan ka rin. Duan rin ni... Ting Allahumma innaka afun tuhib la afu afu'ani. Allahumma alim ng kitab wal hikmah. Allahumma gfir li dambi wa ilam tagfir li tarham nilakun minal khasirin. Allahumma gfir li wali wal... Walang problema. Walang problema dyan. Sino ba to? Sukar ang ustad kasi lang duwa, alhamdulillah. Sikang tanong lang ustad, i-correct ng kabuo, may kamali. Hintay niya ba? Walong raka ang tahajud, tatlong karaka ang waiter, kapakainan ba? Walang problema. Ang waiter, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung yung tatlong raka, iisang salam lang, ay walang problema. Okay, dunit ang waiter dyan, hindi yung dalawang raka, yung isang raka lang ang waiter dyan. Halimbawa ngayon, pang-walong rak'a ka na. Yung pang-sampung rak'a, waiter na ba? Hindi yun waiter. Ang waiter doon, yung isang rak'a. Kurekinan. Kurekinan ko na, Abu Zamin. Kurek. Kapakainan ba? Si Rosemary, isa tong balik Islam. Salam alaikum, Ustaz, kapag waiter ba ako ng tarawi after siya, pag nagtahajud na ako, ulitin kulit ang waiter sa tahajud. Sinabi po natin na hindi po natin ulitin ang tahajud. Ipagpaliban mo na o hindi. Sinabi natin kanina, Rosemary, kung hindi mo naabutan, ibalik mo na lang yung muhadara natin na isang beses lang ang waiter. La, waiter na filay, okay po? Isang beses lang po ang waiter natin. Si Yes to Duaya, mashallah. Salam, Ustad, yung ayat sa Sura Al-Baqarah 135 na ang Quran ipinadala sa buwan ng Ramadan, anong ayat at sura ang ibinababa na sura na ito? Sinasabi dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung buong Quran daw diyan ibinabasa. Pero ang Quran, may nagsabi na ibinaba yung Quran ng iisang beses lang. May naman nagsabi na ang Quran ibinaba yung Quran na munajjama o mufarrak. Ibig sabihin aya-aya. Lahat sila, mayroon silang mga dalil. Pero ang pinakatama, ang Quran ay nilagyan sa Lawhin Mahfud, tapos ibinaba sa propeta sallallahu alaihi wasallam ng kaunti-kaunti. Tingnan niyo, mga kapatid, lahat ng kitab, Suhuf Ibrahim, Injil, Zabur, Torah, Quran, lahat po niyan ay ibinaba sa buwan ng Ramadan. Lahat po niyan ay ibinaba sa buwan ng Ramadan. Ngunit, ang inalagaan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Quran. Okay po, ibinaba po sa lahat sa buwan ng Ramadan. Salam, Ustad, Laylatul Qadr po ba ay nakikita ng mga mata o nararamdaman? Inshallah, Johara, mitalan tanawinan. Kanya tasagun na bumbitalan na tahajud mo. Tahajud bumbitalan tasagun na. Mamag, inshallah. Ustad, kung sakaling may waiter na ako, ilang rakan na lang ang magtahajud ako. Kung nakapag-waiter ka na, sinabi natin na dato dyan, na dalimitin, ndoro ni karinyanan ka. Karinyanan kisa po karakat, sa po karakat. At tingka po, tahajun ako tiga sa po karakat. Kaya ginala kang waiter ka rin, nadaro mo waiter ka. Hindi ka rin pong waiter, kaya ginala kang waiter ka rin. Inanto ka na ba? Hindi. Pagpatuloy pa natin? Parang masagutin mo tao. Oo. Sayang. Itong kasama ko, tosog to. Pwede po kayo magtanong ng tosog. Salam, Ustad, pwede po ba magsalatan ng tahajun na hindi nakapagtarawi? Walang problema dun. Walang problema, hindi naman obligado ang tarawi. Hindi naman siya wajib. Pero ang pinakamainam ay magtarawi ka rin kasi malaking ajar yan. Opo, minsan lang yan sa buwan ng Ramadan. Hindi ka pa magtatarawi? May mga tao nagtatarawi, nagtatahajud. Di man ba't samayan siya fajar? Di ba't samayan siya subo? Di ba't samayan siya duro asar? Ngayon yung katakanin. So tahajud, tarawi na sunna. So wajib rin ka ba't samayan ng suwajib? Dua karakata rin ang kagagagap at samayan. So, pat karakata. So, sa pulong karakata, at samayan ka nang ka. Ngayon na nakabalik ko at akal. Samayan ka muna yung mga paraduanan. Si Kwan, sino ba to? Si Ana Ukti. Stad, pila karakit tahajud. Bitala tanong to, Kwana. Dali mita tahajud. Walang limit ang tahajud. Ang importante, ibre dalawang raka magsasalam ka. Salam, Stad. Yung ayat sa Suratul Baqarah 185, ang Quran ipinadala sa buwan ng Ramadan, naulit na tatuwa. Anong ayat binabasa sa panahon na ito? Ustad, ang pag-rebuild po ba sa Holy Quran sa mga bawan buwan ng Ramadan ay may na-review din sa hindi buwan ng Ramadan? Na-review. Ustad, ang pag-rebuild. Ano yung pag-rebuild? Ampun mo, kasi mahina kami sa English. Patawad po, Johara.
Hindi po tayo magsagot ng English kasi I don't know how to answer your question. Assalamualaikum, Stads. Pwede po ba sa pagtatarawi ay putol-putol ginagawa yung raka niya, ibre dalawang raka or por aka muna kasi minsan ganyan nagagawa ko, si Aisa Dagindang. Da problema, da problema. Ngayon ba sin isaba paning katinawag itarawi sa tarawi? Ngayon ba kayo dyan? Ano ba ang dahilan bakit tinawag yung tarawi ng tarawi? Ibig sabihin, every apat na raka, magpapahil na tayo dyan. Ngunit ang ginagawa natin sa Pilipinas, tuloy-tuloy. Hindi, ang kaya po siya tinawag sumia bitarawe kasi nga every apat na raka ay magre-relax tayo. Limbawa ngayon, dalawang raka, simalam ka. Dalawang raka, simalam ka. Sabi ng madam mo, ay taalya ya Fatima, intafi syugulihina, sabi tabak, sabi akil, baden, baden, sabi tarawe, walang problema, i-continue lang ito. I-continue lang, walang problema dun. Salam ustad, ngayon suka pundua sa kunot na wajib at okay kala. Di ka na wajib, Abdulhak, di ka na wajib kunot. Pintanutan na ito, di ka na wajib kasunas kanina. Sunna, ikatib kunot, salam ustad, dalamad talo ima, mas mapitahadjud sa alas dos, panun ang tostad, salam ustad, dalamad talo ima, mas mapitahadjud. Ida man talo, aron dalil tanu, sa mas mapya, ikapatsambayan sa tahadjud sa alas dos, kagina, sulutun lail, sa mapumabas Allah subhanahu wa ta'ala. Nami dalil tanu, pagali ko siya kang agam Islam. Si Sharifa. Salamat sa sorry, may tanong po ako tungkol sa normal na sala. Ano po ba ang pagka sa apat ng raka na sala, di ba? Di na magbasa ng sura after ng tahiyat, tahiyatul awal. Sorry, tanong po patungkol sa normal na sala. Ano po ba ang pagka sa apat? Ah, okay po. Nagtatanong, inaisagot. Mahaba yung tanong niya. Magbasa ng sura after tahiyatul awal kasi may nagtatanong kasi ang naisagot ko ay di na magbasa ng sura after tahiyatul awal. Okay po, alimbawa ngayon, ito yung sinabi natin kanina, Jumar, na pag ikaw ay nagdasal, pag ikaw po ay nagdasal ng duhur, o sabihin natin salatul isya, after dalawang rak'ah, siyempre may sura yan. Tahiyatul awal at tahiyatul lillahi. Pangatlong rak'ah, patiha lang po. Patiha lang po, wala na siyang sura. Wala po siyang sura. Opo, patiha lang po ang babasahin mo. Wala na pong sura. Yung nakuha natin kanina. Yung tinuro natin, pinag-aralan natin kanina. Ampo ka mo kuha na. Yes, tuloy. Mitalanta, ityan ka na naman, inshallah. Salam, Ustad. Paano po ba ito mga amo ko? Adon aso nila sa ludot na walay. Nila ngayon to. Adon bunguna ng mga puwasa ko. Anto, sambayang ko. Sukra. Adang ba yun to? Minok. Nukin. Di ka naman mo niya po. Buwasi aso to kasi ka. Anong malas sa buwasan ng ganto? Di ka mo bigyan ni aso to. Huwag mo lang kainin yung aso. may biyaya yung fasting mo. Ngunit, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul al malaika fil baiti fihi kalbun wa sura. Hindi pumapasok ang mga malaika sa bahay na mayroong aso at mayroong mga picture. Okay po, hindi po pumapasok. So, tanggap ba yung fasting mo? Tanggap yung fasting mo. Tanggap ba yung dasal mo? Tanggap din yung dasal mo. Ang malaga, huwag kang magdasal dun sa aso. Okay po, kung magdasal ka, ay lumayo ka dun sa aso, dun ka sa kwarto. Pero tanggap ba yung fasting mo? Huwag mo lang kainin yung aso, tanggap yung fasting mo. Walang problema dun. Salam, Ustad. Pakuli, dengge, di, padengga. Pagkaya, pakuli naman yung padgo niya. Kung sakali nakapagitin ako, ilang raka na lang ba pwede? Nagsalma na dun eh. Salam, Stags. Nakatsambayan ka sa witer sa tarawi ng ngayon. Tsambayan ng kapan sa tahajud sa witer. Daran witer, yung kwana. Ram raida. Sa mga kwana, sa mga nalitya. Kasi langon na itya nila na niya. Halos na nakamuhada na tamirong. Halos na kamuhada na. Oh, Mahfud ha. Magsalam ka kay Mahfud. Nanunod ngayon si Mahfud. Mahfud, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nandito kami ngayon sa labas. Kasi binigyan namin ng kwan, unang tindis ng Ramadan na to, na si Mahfud po ay kasama po namin na nag-aaral dito, yan po, sa Kulit at Da'wa. Tama ka, salam ustad, salam ustad. Si Esto Duaya niya, basta, antayin niya. Salam alaikum ustad, makahid siya kung ngayon to, kapakay amay, tsambayan ko sa tahajud. Kagi na, pidoy katawang ko asakab, ngayon to, kapakay kapalumanan ko, sumakab, sunabati ako rin. Da problema kwan na. Hata kadianda babalingan ni karmi sura babalingan ni kisuran gada problema lo da problema. Assalamualaikum Ustaz Shimaira Yusuf.
paano magtarawi? Ako lang mag-isa. Paano po ba? Di magtarawi ka? Dalawang raka po. Imbli dalawang raka. Magsalam ka. Mahira, Yusuf. Balikis lang po siguro to. Oh, hindi ko siguro alam. Imbli dalawang raka po. Magsasalam ka po. Alimbawa ngayon. Kung ganito po, magtuturo tayo. Meron ni katakbiran ka, guniyat ka sa tarawi. Tinggap, pagsambayan ako sa salato tarawi. O sali tarawi. Okay, go! Nasabi sa pamusungan ng ka. Ah, di pala bitin sa sadila. Pamusungan mo. Allahu Akbar. Kung dali ka Allahu Akbar ka, siyempre, Fatiha. After Fatiha, kung ano man yung sa ulo mo sa mga sura, yun ang banggitin mo. After mo, magruruko. After ruko, sana Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, magsusujud ka. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar, Rabbi Gfirli, tatlong beses. Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, tatlong beses, halimbawa. Tapos tatayo ka na naman, Fatiha, after Fatiha, Surah. Ruku na naman, Subhana Rabbil Adim, tatlong beses. Sama Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Magsusujud ka na, tapos magtatakbir ka na, tapos tashahudul awal at tashahudul akhir, ay babasahin mo na doon, Mayra Yusuf. Aron actually na adang video tayo sanan. Adang video tayo sanan. Bukas, mas maganda kasi para makasabay yung mga tao, magpapapremyo tayo. No? Magbigay ka ng premyo? Ikaw yung magbibigay ng premyo. Mga yung mga kasama tayo dyan, magbibigay ng premyo. Magsanda ka tayo. Oh, Mahpud, angay ka siya. Si Mahpud na lang. Assalamualaikum. Tanong na, pwede po ba magbasa ng Quran kahit walang wudu? At parehas lang po ba ang pahala sa nakapag-wudu? Barakallahu fik. Actually na, ang pagbabasa ng Quran na wala kang wudu ay walang problema. Pero, nyaman idya, ang tanong, ano ba yung hukum ng pag-wudu pag magbabasa ka ng Quran? Yan po, huwag natin kalimutan. Ano ba yung hukum? Sabi ng ating mga ulama, ito ay sunna lamang. So, ibig sabihin, lalong-lalo na si Sheikh bin Baz, rahimahullah, kanyang sinabi, na walang problema magbabasa ka ng Quran na hindi ka nakapagudo. Walang problema dun. Kung sakaling may dumaan na sujud at tilawa, baka mo makapag-ibdas, sujud ka, kasi di ka nakamimbat sa bayang. Da problema lo. Da problema lo. Okay, ng pinakamape na pag-ibdas ka. Kasi kasama sa min adabi tilawatil Quran o kiraatul Quran ay antatawadda. Dapat po ay nag-a-ablusyon tayo kasama sa mga pinakamagandang ugali, Umar, sa pagbabasa ng Quran ay dapat po tayo ay nakapag-ibdas. Okay po, ngayon at kung hindi ka nakapag-ibdas, magkakasala ka po ba? Hindi. Ang hindi lang pwede humawak ng Quran ay yung mga taong nagriregla at yung may taong bagong tapos makipagtalik. Okay po, hindi po natin yan pwedeng pasukan kasi sinagot na po natin. At yung tahajud, ako lang mag-isa dito, magdasal. Wala po ako imam. Mayra, kung sakali wala kang asawa, pwede ka pong mag-asawa ng ustads. Kung sino ba itong si Mayra na to? Pwede ka pong mag-asawa ng ustads. Itong asama ko po. Sakali maturuan ka niya. Kasi hindi na marunong mag-tahajud. Wala siyang imam. So, mas mainam, di ba? Para meron ka ng imam, mag-asawa ka ng... kung hindi man yan malaking ulama, at least marunong mag-imam. Di ba? Hindi yung marunong magtaya ng lasto. Magaling magsabong. Ang piliin natin na lalaki, yung marunong mag-imam. Okay po. Mag-imam yung mahal ka pa. Yan yung pinaka-the best. Kwan, Mayra, Yusuf, at Tabuan. Siguro balikis lang to. Mag-imam ka sa sarili mo, siyempre. So, katulad kanina, i-review mo na lang. Inulit na natin doon. Jalman ang tamang, natawang sabitin na tahajud mo. Tahajud mo. Andayin po natin siya. Si Salambusan Bati, Ustads, hindi, bati niya. Ano ibig sabihin ng bati? Mahfud, hindi maana na bati. Assalamualaikum, Abbas. Ramadan Mubarak. Bikir ang mga mapiyatanubun langon. Amin, mashallah. Ramadan Mubarak, Salakamusan. Si Sukran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Ustad. Ano oras po hindi magsalam ng tahajud? Kwana, Amina, Masangkay, imbalingan ng kabibitsala tanong niya ka. Natapik tanuran ninang. Da oras nina. Ay, da-oras na yun. After magsala ng salatul, anong sala, Jumar? Salatul Aisha, pwede na tayo magtahajud. Pero, unahin na natin ng tarawi, kasi last din this tayo na ngayon ng Ramadan. So, saan yung iba? Salang istangini ko kumano mga tawang tawang peyukit ni nando, panggulal nilangon sukasuguan ng Allah sa tin punong puwasa, ugin na ulangin ng kinabuwasan ni nayanin manong napupus na ngayon ba? Hindi natin alam.
abot ka ng kuwana, abot ka ng mga taon tapos buwasa, mga malchiki palanginin, after puwasa, na sila nung kang Allah subhanahu wa ta'ala ito i-mataw. Okay, napalta ganun puwasa din nito, nakatalima ito. Katalima. Da problema lo. Pila karakat ilayla to. Hisara lumayan sa bal ulama. Pila karakat ko ilaylatul qadr. Dami sa mayang ilaylatul qadr. Walang nasal na ilaylatul qadr. Okay po. Baga po nagkakamali tayo. Wala pong dasal ang pangalan ni Salatul Laylatul Qadr. Hindi po. Ang bukas po tatalakayin natin, ano ba ang ibig sabihin ng Laylatul Qadr? Ang Laylatul Qadr po ay hindi po sala. Baga meron po sa atin, nagdadahiyat, o nagmimiya Allahu Akbar. Patsambayan ako sa Laylatul Qadr. Ay, da Laylatul Qadr. Patsambayan ka sa Laylatul Qadr. O gay, dalyapit talo a Laylatul Qadr na nambas o kapumbaba ng mga tatanazzalu alayhimul malaika. Pagtulong sa mas mga malaika. Nami Laylatul Qadr. Da Laylatul Qadr sa bayang ko na. Sara lumayon. Da Laylatul Qadr sa bayang. Ah, darakat din niya. Oh, tahajud. Tahajud. Tahajud, tahajud eh. Tahajud. Ustad, amay ka so pinakahuli sa tarawin na sa walo awiter na panun iusalinin. Udin, yan ka mo nguniyata na. Usali, witra. Di ka rin madali. Usali witra, rak'atan wahida, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Di ka rin madali ito. Yan ang burtadya mo, ayan. Nagtalunan kayo, batsambayan ka sa witra. Sa Quran, Ustad, sa kinaliwanag din ka sa iyan namin, alhamdulillah. Stad panun, sumugot gedi ka tahadyo din ko. Tapos nangangamba ako baka maabutan ako ng fajar. Na, pagkababa ka mo. Pagkababa ka mo, tahadyo din ka. Pagkababa ka mo, tahadyo din ka. Ustad, pagkababa ka mo. Ya magagana kay kulya ayuhal kafirun ataw ka watini wa zaitun ataw ka wadduha ataw ka liila fi quraish tabar bakarabaka pag malapit ng adan babaan mo na lang yung tahajud mo. Salagos na pila karakat itahajud sa miya dali miti siya narakanin si Mayra at isa pa lang ilang rakat ang tahajud. Mayra, sa miya hindi lang siguro marami nagtanong, ang rakat ng tahajud ay wala po siyang limitation na rak'a. Ang importante po, every dalawang raka ay magsasalam po tayo. Every dalawang raka ay magsasalam po tayo. Nakasanayan, no? Kung yung nakasanayan lang naman, nakasanayan lang, kumbaga yung hindi obligado to, ha? Yung nakasanayan lang naman, 11 karaka. 11 karaka. Katulad ng ginagawa natin sa Pilipinas, di ba? Mga ustas natin doon, alhamdulillah, pag sila nagtatahajud, pag pumupunta tayo sa moske, na 11 karak'a. 11 karak'a. Nasaan kaya si Mahfud nito? Ba't ayaw pumunta dito? Tahajud. Assalamu alaikum, Ustaz. Pag-iitsa ko sa tahajud. Adon ikamanin at tawag. Dala kamat. Tahajud. Kana ka nabagkamat siya nang. Di ka nagkamupat siya mayang sa kwana. Farado. Tanurin naman. Nga mo pagkamatan. At tawag nga mo pagbangan. Especially sa nakita ng mga mama. Na so lima timan a farado. Okay po. Lulo. So, salatul aidain. Salatul kusub. Salatul istisqa, salatul janaza, atau ka salatul duha, atau ka salatul witr, sunanul rawatib, atau ka tahiyatul masjid, na atau ka salatul istikhara. Dainan kamatin, dainan bangin. Di ka rin pagkabang, di ka rin pagkamat. Da kamatin, arong ba dali sa pagkamatan na makalurup ka sa bida? Ka dainan kwananin, dari nang kamatin. Tumawa si Mahfud. Salam, nasa ibang bansa po ako, pwede ko buungi sa Pitra sa mga wata ko sa Pinas. Pitra, abad sa Pitra na yan, inshallah pag-uusapan natin yan sa ibang araw. Inshallah, ngunit pwede yun, walang problema. Ngunit ang sabi ng ating mga alama, kung nasa ang lugar ka, doon ka magbibigay ng zakatul fitr. Pero inshallah, huwag mo natin pasukan yan. Dahil baka yung inisip ng mga kasama natin dyan ay pinapasukan natin yung mga bagay na yan. Hindi po, alam po natin yung ginagawa natin dyan. Okay po, inshallah ko na, antayin ninyo eh. Mambitiala po niya, marami niya mga ustad sa pambitiala nun. Asalamu alaikum, mapakay ala unay kapulad yung pajamay sa tahajud na problema, kapakayan. Antayin ninyo, besinur. Asalamu alaikum, pwede po mamagsalan ng tahajud. Oo naman, pwede. Okti. Ano yan? Anong pangalan yan? Hindi ko alam. Mapakay na problema. Abdul Wahid. Ustad, ilang raka po bang tahajud at may witer pa po pa ba yun? Abdul Wahid Marpuri, sinabi na natin kanina,
halos pumabalingan yung mga agent ng mga pangalitan noon niya. Mato, basi, baka nalilit silang dumating. Abdul Wahid, ang tahajud ay kwan, ibiro dalawang rak'a, magsasalam ka. Siyempre, may waiter yan. Kung hindi ka nakapag-waiter sa tarawi, mag-waiter ka sa tahajud. Mag-waiter ka po sa tahajud. Sino po to? Salam Ustad, napakay ipagsakab isuratul kursi. Ay, uwe mambo, di ka naman suratul kursi ka, ayatul kursi. Ah, so kursi, na di ka na si kanin sura, kanan si kanin sa suratul bakara, na gunaan ka si kanin punumuris, na diras kanin matawag sa, kwa na uwe su, ayatul kursi, na pat si kanin ka na suratul bakara. Di ka pagtalo eh. Di tanong talong mga pagalik siya kan agam Islam, isuratul kursi, kada suratul kursi. Da, way, ayatul kursi, ayas si kanin. Ah, da surah kursi, kawalan di Quran. Da surah tul kursi, ayat tul kursi, da problema, norma napan. Bati ka da problema. Salamat Ustad. Anong oras mo ba pwede magsala ng tahajud? Ah, kanina na yan, inulit na yan. Nakwala, alas 12 na ka nainam. Ngayon ko kumana babayan niya, ning bulabit sa ni kalumani na mama kang vlog din, tapos lango na hayop na kay Budin. Ah, nakwala, di tapan ko niya, di ka natanong niya pambitiaran siya, i... Kapag kaluma, harbi, inshallah, sumpanan tanubinan sa pada mga gay. Siya mo sa tahajud, di po sumpanan tanong. Di ka natanong po sumpan sa kwa na. Liyo sanan. Salam ngayon siya sa tahiyat, adin kasi malangkas, ando andin mogot sukaran. Tahiyatanan kwa na, tahiyatanan design, bansuan, na namas pagtalo ka mo sa atahiyatu lillahi, wassalawatu, wattahibatu, wassalamu alik. Namin tahiyat. Aron mangkas, narikapagiling yung mangkasanan. Pakalumat ka. Kasi niya po na pinakamapaya na sutamaanina. Kailangan na relax ka. Mahfud, ngayon yung dyan ka. Dahil dyan yung Mahfud na niya. Yung dyan ka saan? Kuha na ka, banay ka ba dyan ng may ka, pangiluto tapon. Sino to? Si Aisa. Ustad, ngayon ko palumanan sa kapat at tahajud. Ustad, ugit adan ija ko paluman sa kapat at tahajud kapag kay apiangin din asura kabatya. Uy ma'am, apiangin asura, da problema. Da problema. Jazira. Assalamualaikum. Di ka nakapag-waiter, tas ngayon to mag-waiter pa ba ako sa tahajud? Tapos sa tanong ngayon to, may basalaki niya na pito ti maniwatanin. Ay, pati man buso, mimo ko, tas ngayon to kapag kaya na may likuso cellphone. Da problema. Upang magkadaka magkang-guitar, nang-guitar ka siya sa tahajud. Nangyayon ito, kapakaya na tamulong ka sa Quran, sa cellphone, da problema. Da problema, no? Assalamualaikum. Assalamualaikum, mapakay, alaunay kapaludyo. Uy, kapakayan, assalamualaikum. Paulit-ulit din yung mga pura niya. Salam Ustad, makita kung ngayon to, upang makadita mataw pagsunat sa sambayang, uway na di bon katagakan sa sambayang, da problema. O may kadi ka mataw tsunat, mataw ka tsamayang sa farado, ari ka mataw tsamayang sa sunat. Malmo banal, muhay ma, marika, inkas, da problema. O sunat, narabong problema din ka pagsambayang, hindi kita mas mainam na pagsambayangan ka. Kagina, labi naman ni sunat nurawati bo, ka usagay amuli na pagumbalambay naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa farado. Pag gumalo mo, alin naman sa farado. So, nanurawati ba nan? Sama na sa kya, pagod na rin ako. Kanina pa ako dito, dada ng dada. Assalamualaikum, Ustads. Assalamualaikum, Ustads. Watching from here in Al-Ain. Salam pila karakati tahajud. Bayaw. Assalamualaikum, Ramadan Mubarak. Basahin mo natin, baka may ibang mga katanungan pa dito na hindi natin nasagot. Sarungan sa wad parang anong oras po mag-ulit bukas para maabangan ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin kapag tarawin na yung makapasad sa dukarakat, pagtahit, pansukaran. Siyempre po, ito yung katanungan ng karamihan. Sinabi natin, siya sa kapag tarawin, kapag tahajud, na tahiyatul awal, ngu tahiyatul akhira pambatihan ng karin. Napakadali, paano ka ba magdasal ng fajr? Yun ang tanong. Paano ni uki na kapag-jambayang ka sa fajr? O pag-jambayang ka sa fajr, sa dukarakat, arin suranin, ulit ka mo, last din nanto, asujudin ka, noro ni kapag tahiyat nga na, dali pong batihan ng kalabas sa tahiyatul awal, tahiyatul akhir, may itong may kapag darawi, may itong may kapag tahajud. Dahil kang binayanin, niyat mo kang binayan. Kataya fajar. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna ka'afun, tuhibul afa'afa'an. Uy, mapakin ang kwa na. Yung mga kwan dito, nanginiyos to, usali na niyat sa uman, kadyal man, tapos,
Actually, ito yung sinasabi natin, Jumar. Yung about sa niyat. Siya sa kapungguniyat. No pa makapadahajud ka na makisabi kapungguniyat sa tahajud. Ano sa first, before ka mag-rak, Lang una syurut sa kapatsambayang na niya afdal na bago pa mo masuk kapatsambayang ka. Nabib ko ng kusan. Nabali may turun ba, kagina, madakal din niya, magutong kami sa lakano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pa makarasyan at dalo nami ang mga kwana, di ka na namin niya kipanumpan sa lakano siya masuk kwana. Sinasabi natin magaling tayo. Pero siyempre, tinatanong natin yung mga katanungan ng mga kapatid natin na mga hindi nila nasasagot sa lalong-lalo na yung siyempre, simple, normal lang naman yan eh. Diba? Normal lang naman yan. Pero kasi hindi natin masisi yung mga ibang may alam na parang kwad sila. Nung tawag dito, stricto sila. Stricto sila. So, kuha na niya mapya upang magka-adang dinukali niyan sa lakami. Nabagampagan yan siya, lalinisin ni Pamusungan, no? Labi lang sa kanong mga taga-pranan ibo ng mga estudyante, ang estudyante tanutanan, na linisin ni Pamusungan, no? Kasi kami, di ka namin sa kanong pagitungan sa mawag. Na lakami yan, yung amin dito, ay wala kaming sinasabi sa inyo, hindi namin kayo kinukontra. Ngunit kayo, na pag meron lang kaming sinabi na ganito ganyan, na ang nasasabi natin, ay pinag-uusapan tayo ng mga kasama natin. Lalo, alimbawa, ganito sa Madina, sa mga classmates natin, halimbawa. So, yan yung problema. So, niya ko na, tutulong to no Allah. Bali, linisan tanong, pamusungan tanong, magagampo na itanong, shabu taman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.